Tinatayang 8,900 na ang artificial satellite na pinakawalan sa kalawakan mula sa 40 na bansa. Ngunit taong 2018 ay tinatayang 5,000 na lamang ang aktual na lumilibot sa labas ng mundo at 1,900 dito ay siya na lamang aktibo at ang iba ay naging space debris na lamang. At alam nyo ba, ilan sa mga satellite na ito ay galing sa Pilipinas? Oo, tayo ay mayroon ng satellite. At yan ang kwentong ating aalamin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula mga kahuan, pakisubscribe muna ang ating channel at pakiclick na rin ang bell button para manatili tayong updated sa mga susunod nating kwentong inhinyero. Marahil pamilyar ka na sa terminong satellite. Ito ang bagay na umiikot sa planeta o bituin. Ilan sa halimbawa nito ang ating buwan na natural satellite ng mundo. Sa kabila nito, mayroon din namang tinatawag na artificial satellite. At oo, ito ang teknolohiya na ginagamit ng iba't ibang space agency para kumalap ng mga datos mula sa mundo. At ito ay mas epektibong paraan para makakuha ng mga weather updates, earth images, at location tulad ng Global Positioning System o GPS. Isang halimbawa nito ang Google Maps. Matatandaan noong 2013, ang bagyong Yolanda na may international name Haiyan ay puminsala ng lubos sa Eastern Visayas at tinatayang 6,000 ang namatay rito. At ayon sa PAGASA, ito ay isa sa pinakamalakas na bagyo na dumaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa gitna ng unos na ito, ay kinakailangan pa rin bilhin ng Pilipinas ang mga data satellite images sa sakop ng bagyong Yolanda sa halagang 56 million. Ang pangyayaring ito ang nagtulak para mailunsad ang Philippine Microsat Program ng DOST. Ito ay sa pag-uudyok ni Carlos Primo David na tinawag niyang small investment lamang kumpara sa tulong na maibibigay nito sa kahandaan ng Pilipinas sa mga susunod pang malalakas na bagyo. Noong October 2015, sa pangunguna ng tinaguri ang Magnificent Nine o grupo ng mga siyentipiko, inhinyero mula sa DOST at University of the Philippines ay ginawa nila ang Diwata 1 sa Japan. Sa tulong ng Tohoku University at Hokkaido University at ito'y ibinasi nila sa Rising 2 Satellite na una rin ginawa ng dalawang universidad na ito. Unang naipadala sa labas ng mundo ang PhilSat 1 o kilala sa tinatawag na Diwata 1. Ito ay isang cube microsatellite na wala pang metro kwadrado ang laki. Bagamat ito ay hindi kagaya at kasing laki ng ibang satellite mula sa ibang bansa, hindi naman daw pwede maliitin ang kakayahan nitong magpadala ng mga malilinaw na datos na higit pa sa malalaking gawang satellite. At ito nga'y matagumpay na natapos noong December 2015. Bagamat kumpleto na ang pagbuo nito, ay kinakailangan pa rin sumailalim ng Diwata 1 sa huling pagsusuri. Talagang ang hindi basta-basta mga kahuan. Kaya noong January 13, 2016, ay pinadala ito ng Japan Aeronautical Exploration Agency o JAXA papuntang NASA sa Amerika upang masuri ang kakayahan nitong tumagal sa kalawakan. At formal na nga itong napadala sa kalawakan noong March 23, 2016, lula ng Cygnus spacecraft sa Florida. Noong una ay inaasahan daw nila na ito'y maisasakay sa Falcon 9 rocket ng SpaceX ni Elon Musk. Ngunit tiyempo naman na nakapag-secure ng orbital slot ang JAXA sa Cygnus kaya napagpasyahan nilang dito na lang isakay. Matapos ang tatlong araw ay naabot na nito ang International Space Station. Ngunit April 27 ay doon pa lamang ito tuluyang napakawalan sa kalawakan. At noon ngang October 2018, tinatayang 32% na ng land area ng Pilipinas ang nakuhaan ng larawan nito. Sa katunayan ay nakapagtala ito ng 17,000 imahe ng mundo at halos 15,000 dito ay ilarawan na nakuha sa Pilipinas. At ito din ay sa tulong ng Philippine Earth Data Resources Observation o PEDRO na isang receiving center dito sa Pilipinas kung saan dumadating ang nakuhang larawan ni Diwata 1. At hindi lang dyan natatapos mga kahuan.
Alam nyo rin ba na ang Diwata 1 ay dumaan din ng 4,800 na beses sa Pilipinas? Sa paglalakbay nito ng 2 taon sa kalawakan ay nagbigay ito ng maraming mataas na kalidad na larawan na nakakatulong sa paghahanda sa mga paparating na sakuna at kalamidad. Talaga ngang hindi biro gumawa ng isang satellite. Sa katotohanan ay, noong November 2018 sa anibersaryo ng MRSP o Mechatronics Robotics Society of the Philippines ay personal kong nakasalamuha at napakinggan ang testimonya ng ilang miyembro ng Magnificent 9 at kung paano nila ginawa ang Diwata 1. Ayon kay Engineer Ariston Gonzales, bawat maliliit na parte ng satellite ay napakasensitibo. Katulad na lang ng mga tornilyo na masinsina nilang pinagpipilian, pinag-aaralan. At dyan natatapos ang ating kwento, mga kawan. At kung may suggestion ka sa susunod nating video, ay pakicomment na lang sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pakiclick na lang ng subscribe button at bell para manatiling updated sa mga susunod nating kwentong inhinyero.